masasanay din siya sa'yo. Ilang buwan mo din naman siya inalagaan sa ospital. Hindi niya ako kinakausap, Pao, mula nung gumising siya. Give it time. Ang isipin mo na lang, fresh start to para sa atin. Daddy, nasan si Mommy? Maraming nangyari. Alam kong mahirap maintindihan. Pero, nasa ibang lugar na ang Mommy mo. Balik na tayo sa castle. Tara! Pao, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko? Ayaw mo ba talagang maghanap tayo ng bagong bahay? Eh, di ba nga kailangan ng familiar environment para sa recovery ni Ivy? Tsaka hindi practical ngayon ang lumipat. Ang dami nating gastusin. Patong-patong ang bayarin. Dapat kasi hindi ako nag-quit sa trabaho nang makatulong ako sa'yo. Han, napag-usapan na natin to. Mas kailangan kita dito. Let's go in. Fresh start. Okay. Sabi nila, ang bagong bahay daw. Parang bagong kilalang tao. Nakikiramdam. Pinakikisamahan. May mga sikreto. Buhay. Sorry, hindi ko na kayo nasabihan. Baka hindi muna ako maka-volunteer. Oo, nanghingi lang ng tulong si Pao. Pero within the year, siguro makakabalik na ako sa trabaho. Ano ginagawa mo dyan? Hello?
Nasa Myanmar pala sila. Naiinggit ka ba na hindi ka nakasama sa kanila? Ano ka ba, Pao? Si Bale. Pag nasara ko na itong big project ko, makabawi na rin ako sa mga gastusin. Tapos, kahit saan pa yung mga crisis na yan, kasama pa kami sa'yo. Ipunin mo na lang yung pera para makabili tayo ng bagong bahay. Bakit pa? Comfortable na tayo dito. Sarap-sarap na natin. Ang gagawin ko, papasa lang kita. Kahit saan. We'll be with you in this lifetime and the next. To love and to hold for the rest of our lives. High school? College plan? Ano pa laman itong iba? Ibarang naman niya sa future ni Amy. Ano ba ang issue? Wala ka bang balak pag-aralan ng anak mo? Grade 2 pala yung anak ko. Maghahanap pa kami ng homeschool para makahabol siya eh. Pao, parang gusto ni Amy dun pa rin sa dati niyang school. Saka yun din yung advice sa atin ng doctor. Han, mahirapan na siyang mag-cope. Delayed na siya sa class niya. Masalo mo yung hirapan yung bata kung ikukulong niya siya dito sa bahay. Nakarami na ako ng kape. Leia. Baby Sophie na eskiso yung sa taas. Huwag na yung matandang yan. Pao. Sige na. Pao. Hmm? Hayaan mo sanang si Aimee ang mag-decide kung anong gusto niya. Nagsasalita si Amy noon. Di ko rin naman siya pinipilit. Di ko rin naman siya masisisi kung namimiss niya si Raquel. Hindi nagpapatulog ang bahay na to. Thank you.
parang lagi may nakabantay. Yung mga santo dun sa taas, para saan ba yun? Ang creepy eh. Dodonate dapat ni Raquel yun sa simbahan eh. Bakit di nyo nalang ipamigay? Wala akong time. Huwag ba dun kay Raquel? Gusto yatang maging santo. Aimee, sorry. Sorry, halika na. Dahan-dahan. Na. Ready ka na ba for school? Ay, atid ka ni Tita Bea mo mamaya. Why, si Mami lang pwede. Pao, kumuha na kaya tayo ng helper. Hindi sanay si Amy sa strangers. Magtutour pala kami ni Baby mamaya sa labas, ha? Sa weekend na. Para sabay tayo. Kaya ko naman. Tsaka para makilala ko yung mga neighbors. Solitary yung mga yan. Chichismis pa tayo. I love you. Love you too. Bye. Thank you. Gusto mo ng pizza? Pag naputi ka, bawal po ang pizza before school. Pag sobra, konti lang naman eh. Tsaka, secret natin yan. Tita, napagod na po ba kayo? Ako? Si Mami po kasi napagod. Aimee, alam ko wala na ang Mami mo. Pero gusto ko maging magkaibigan tayo. Kausapin mo ako pag namimiss mo ang Mami mo. Akala ko magiging okay na ang lahat. You want to be the best.
Amy, halika na. Amy, sorry ha, na-late ako. Ayaw niyang sumabay sa akin kumain. Hindi rin naman sumagot nung tinanong ko kung bakit siya nagpanik sa classroom kanina. Sabi naman ng doktor, usual anxiety attack daw yan. Bakit? Ano ba iniisip mo? I think kailangan niya talaga ng counseling, Pao. Kamamatay lang ng mami niya at wala siyang makausap tungkol doon. Bea, ikaw na ang bagong mami ni Aini. Bata yan. Madali yan makaka-recover. Parang nakikita pa rin niya si Raquel eh. Sa'yo, ha? Ang laki-laki mo na, umiihi ka pa din sa kama. Hindi ka ba nahihiya niyan? Maayos ka nga. Bilisan mo. Itong batang to. May kinig ka ba sa akin? Hindi ka dapat umiihi sa... Pinahirapan mo ang tita Bea mo eh. Hindi pwedeng ganyan ang asal mo. Bakit ikaw pwede? Sabi mo? Bea? Brownout ba? At yung kapitbahay meron? Honey, tatawag ko bukas. Sophie, pasuyo, please. Tita, may I sleep with you? Oo naman. Pa.
May mga takot na nasa isip mo lang. Susubukan mong intindihin. Kaibiganin. Harapin. Wala ka na namang assignment. Hindi ka na din nagre-recite sa class. I'm very disappointed, Amy. Bawal ang tamad sa klase ko. Pero hindi lahat ng takot nadadaan sa tapang. Sabi na ba sa'yo? Huwag mong hahanapin ang ayaw mong harapin. Sasagutin namin ang hospital fees. We can never justify violence. Maraming estudyante ang kumuha ng video. At delikado yung para sa amin, para sa eskwela na to. The immediate decision for this is expulsion. Let's go. Amy, lumabas ka na dyan. No! Bakit mo ba ginawa yun sa teacher mo? Akala ko ba friends tayo? Bakit ayaw mo akong kausapin? Amy? Bakit naisipan mong manakit? Sino nagturo sa'yo nun? Ang mami mo ba nagsabi na gawin mo yon? Kasi gagawin sa batang yan. Kung gusto mo, idalin natin siya sa therapist. Kung okay lang sa'yo. Nagawa ko na yun dati. Wala rin nangyari. Ang dapat ginawa ko, pinaghiwalay ko sila agad ng nanay niya. Ano ibig mo sabihin? Matagal na to. Ayoko na pag-usapan. Nangangapa ako dito eh.
Gusto ko rin makatulong. Leia! Bakit ayaw mong sabihin? Dahil ba sa... Dahil ba sa kabit lang ako? Pero alam mo namang hindi ganun yun. Wala kang kasalanan. Kasi laki lang maraming ginawa. At ayoko nang pag-usapan yun. Bea, nandito ka na. Kaya ako kayo tinawagan dahil nag-aalala na ako sa apo ninyo. Gusto ko lang humaintindihan kung anong nangyayari. Lumalala yung kondisyon ni Amy. Ano ba ang abol mo? Hindi mo naman anak si Amy. Sino mag-aalaga sa bata? Ayaw lumipat ni Paolo ng bahay. Ayaw niyang gumastos para sa doktor. Gano'ng katagal mo na ba kilala si Paolo? 1 taon? 5 buwan? College pa lang magkakilala na kami. Ikaw yung girlfriend ni Paolo nung nabuntis na ang anak ko. Matagal na yun, hindi na natin kailangan pag-usapan. Gaya ng sabi ko kay Pao, gusto ko lang makatulong. Si Amy lang dapat ang concern nating lahat. Sige, ako na bahala sa therapy ni Amy. Pero kukunin ko lahat ng gamit ni Raquel. Agreed? Finorge lang ni Raquel yung pirma ko. Subukan natin i-appeal, pero malabo yun, pare. Huwag mo nang asahan na mababalik pa yung pera mo. Gawa mo naman ang paraan, pare. Malapit na akong maubos. Subukan natin, pare. Ang isipin mo ay paano mo mahahanap yung iba. Ano iba? Forgot to mention, half lang na amount yung nakadeposit kay Amy. The rest, withdrawn as cash nung nabubuhay pa yung asawa mo. Okay ka lang? Pare, sige. Asikasuhin ko muna yung problema sa bahay. Sige, pare. I suggest tanungin mo din yung pamilya ng misis mo. Baka may alam sila kung paano ginawan sa pera niyo. Sa matandang yan. Sinabi ka naman mapapagamot ko si Amy pagkatapos yung project ko. Eh, pero Pao, kailan pa yun? Tsaka hindi ko naman hiningi eh. Siya yung nag-offer. Isa pa, dapat naman ni Raquel yung mga yan. Kung titiwala basta-basta dyan, si Raquel, dyan nagmana. Ang importante ngayon, mapagamot natin si Amy. Ano pang pinag-usapan nyo? Anong ginagawa niyo sa gamit ng mami ko? Ibalik nyo yan! Ibalik nyo yan! Eh, siguro yung mga santo, bukas na lang. Walang mahirap intindihin sa anak na hinahanap ang nanay niya. Walang mahirap intindihin sa inang hindi kayang bitawan ng anak. Ano
lang si Mami? Hindi ko alam kung bakit napapanaginipan ko si Raquel. Ayaw niya akong patahimikin. Pumasok ka dito. Bilis, Amy. Sumasobra ka na, Amy. Huwag mo akong subukan. Sorry po, tita. Ano pa? Hindi na mauulit. Gusto kong maniwala. Pero alam kong may mali. Hindi pa siya tapos. Alam mo, hindi na pwedeng lumala ang isang sitwasyon. Pero hindi. Sophie?
Pao? Pao Sose! Pao Sose ng kwarto! Pao! Ikaw ba ang gumawa nun? Bumaba ka rin! Sabihin mo sa akin ang totoo! May aksidente. Hindi aksidente yung nangyari! Sinubukan ng ilang lang si Sophie! Kitang-kita ko! Kitang-kita ko yun! Pinatay niya ang anak ko. Pabayaan mo ko. Sinungaling ang batang yan. Bea. Alam ko, nahihirapan ka at nahihirapan din ako. Pero walang kasalanan si Amy. Ayoko nang makita yung batang yan. Ibigay mo na siya sa lola niya. Okay, napag-usapan na natin. Demonyo yung batang yan! Pinatay niya ang anak natin! Alam ko, galit ka. Pero anak natin si Amy. Hindi! Hindi ko anak ang batang yan. Wala akong pakialam kung saan mo siya dalhin. Ayoko na! Ako na lang ang aalis. Walang aalis! Matatahimik kayo sa bahay na to. Nagkakamali ka. Sinasabi mo? Hindi ko na alam kung sino ka. No! Araw-araw, Paolo! Tulong kay Edraline. Nakakausap niyo pa po ba ang bata?
Hindi ko po alam kung si Amy pa yun. Sigurado po ba kayo na merong sumanib na espiritu? Kura-paroko po ako. Ang magagawa ko lang ay makikita ko kung may problema yung bata. Pero kung talagang meron pong sumanib na masamang espiritu, deliverance ministry po ang kailangan natin. Kailangan mong tanggalin kung ano man yung meron sa anak ko. Pabis po lang ang may kapangyarihan. Eh, ano silbi mo dito? Siguro mas maigitin na muna. Oh, Father. Jesus, eh. Anong nangyari?
kumalma ng bata, ipapaalam ko kagad sa obispo para mapalis na si Raquel. Nagpakita ba sa iyo, anak ko? Bakit niya ginagawa ito kay Aimee? Hindi siya matatahimik hanggat nandito si Aimee. Bea, umalis ka na dito, hindi kayo titigilan ni Raquel. Paano si Aimee? Ipapalam ko kagad dito sa simbahan. Umalis ka na rito. Yun naman ang bili ni Raquel eh. Nailayo ko siya kay Paolo. Siguro dahil dun kaya siya nandito. Sige. Let's go, Aimee. Aimee. Dinala muna ni Edralyn. Putang ina! Bakit mo pinayagan? Wala namang masama kung nasa kanya muna si Aimee eh. Naki-Aimee lahat ng pera ko. Yun lang ang dahilan ni Edralyn kaya kinukuha niya ang bata. Sinisira niya tayo! Paolo! Patay na ang anak natin. Ganito na nangyayari dito. Pera pa rin ang iniisip mo? Bahala ka! Aalis na ako dito! Bea! Iwan mo nga! Bea! Ano? Ba? Gusto ko lang naman mabuo yung pamilya natin. Pagod na ako. Hindi ko na ito kaya. Kasalanan ito ni Raquel. Ayusin ko ito. Pao. Hintay mo ako. Pao. Pao! Pao! Walang natatahimik na may tinatagong sikreto.
anong tinatago mo, Raquel? Thank you.
akin. Lumayo ka sa akin. Pinatay mo si Sophie. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko gagawin yun. Pinatay mo si Sophie! Pinatay mo si Sophie! Pinatay mo si Sophie! Dahil dalawa lang, hindi natin sila kailangan. Amy? 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 Pababa yan. Huwag kang nalapit. Bigay mo sa akin. Bigay mo sa akin yan. Huwag kang lalapit. Bigay mo na sa akin yan. Huwag kang lalapit. Sige na. Okay na. Oh!
Sabi nila, ang bagong bahay, parang bagong kilalang tao. Nakikiramdam. Pinakikisamahan. Buhay. May mga sikreto. Sabi nila. May okay ka lang? Pupunta tayo sa doctor today. Papalito na naman si Barry. Iniwan na tayo ni Barry. Tayong dalawa na lang. Kita, aalis na rin po ba kayo? Saan naman ako pupunta? Pinangako po sa akin ni Mami na pupunta po kami dito. Tita, pwede kayo na lang po sumama sa akin dyan? Thank you.